Boom! Heaven! Si tinatawag ko si Butol. Kung mapapansin nyo dyan, wala siyang buto. Hoy! Kumuha ka ganun pang swap. Wala pa nga yung beta, no? So, iwan chinela. Iwan chinela. Iwan chinela. Iwan sombrero. So, what's up mga otit? Kamusta kayo? At welcome back ulit sa channel ko. Gaya ng nire-request nyo sa akin, kasi sabi ko nga sa inyo mga tito, lahat ng comment nyo mga tito, binabasa ko yan. At yun nga, shoutout kay Richard Ave. Yun, happy birthday sa'yo. Sabi mo nga sa vlog mo ni Jack, 3 days na lang birthday ko na, happy birthday ha. Pero yun na nga, kasama ko nga pala si Sir Arman Amistoso. Yan, hindi kilala yun, pinuntaan hindi kilala. Pero yun nga, sabi nyo kasi sa comment, Otik, bumisita ka naman sa nagma-monster fish. Kaya yun, dali-dali kami pumunta ni Fishkada dito sa Santa Rosa, Laguna, boss, no? Santa Rosa, Laguna, kung saan may libo-libo. Libo-libo lang naman na fry ng flower hornet. Iba't mga grow out, ang dami, sobra. So, sir, baka may mga shoutout ka dyan, mga kagrupo, or yun, isubscribe nyo pala, Fish.tv. Fish.tv, guys. Kasi yung kalilimutan. Shoutout pala doon kay Palikoy. You know? Kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, anong tawag sa nagsashow? Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Sir, pag di mo nasagot yan, kukuha kami dito 10 grow out. Ano ba? Paano ba ang sagot doon? So medyo kinakabahan lang si pare ko eh. Pero, sir, kung ang tawag sa nag-groom ay groomer, anong tawag sa nagsashow? Naliligo. Naliligo? Sir, isa lang. Ganto yun sir kasi. Ganto. Kailangan step 1. Gaganyan ka, perplex ka ng konti, sir. Ay. Ganto, sir. Yeah. Sige, sir, huwag kamaya, sir. Ang laki nito. Tapos gaganon tayo, sir. Ang laki nito pag ginanon ko pa, oh. Game, sir. 1, 2, 3. Sir. Shawel. So, gaya nga na sinabi ko sa inyo mga otit kanina, sobrang daming flower horn dito. Tapos yung mga fry ni Boss Arman dito. Boss, yung natawag natin sa kanya dahil sa sobrang daming fry dito ng flower horn. Gaya nito. Ganyang kadami lang naman mga otit yung mga flower horn fry na makikita nyo dito. Tagang mapapahibin kayo. Ayan o. Flower horn fry. Sobrang dami pong flower horn fry dito mga otits dito sa concrete pond na to. Ayan o. Ayan mga ka-otits. Ito yung mga fry ko ng flower horn. So dito ako nagpipiking. Kung may mga potential sila na gumanda, tapos nilalagay ko sila dito sa 50 gallons. Kung napapansin nyo may mga divider po ito. Yung divider po dyan, andyan po yung mga fry ko na napiking po dito sa kabila. Tapos inilagay ko po sila dito hanggang makita ko na sila talaga na may mga mataas ang potential. Saka ko naman sila ilalagay dito sa 5 gallons. Dito sa 5 gallons, wala naman akong nilalagay dyan kung ilang months sila dyan. So, tinitingnan ko na lang yung size nila kung pwede pa dyan sa 5 gallons. So, pag nakita ko na medyo hindi na siya pwede dyan sa 5 gallons, medyo malaki na siya. Saka ko siya ililipat dun sa mas malaking tank. Ano bang best food para sa mga ganito, sa mga gantong kaliliit na mga flower horn? Sa akin kasi, para sa akin lang po, kasi iba-iba naman yung way ng mga breeder, ang ginagawa lang sa umaga, tubipex. Pagka mga ganitong size, medyo growing pa kasi na eh. Tubipex sa umaga, tapos sa hapon naman, pwede. So itong mga tank mo, at napansin ko may mga lumot, may effect ba yan sa flower horn natin? Opo, may effect po yan. Kasi ang flower horn natin, kumakain din ng spirulina, yan na rin ang ipinapakain ko sa So nabuburong ka sa natural way, Yoti? Okay. Teka lang, may bisita tayo. Oh, tagay muna, tagay. Mga munyanyo. Special yan, special. Sir, baka may mga shoutout kayo dyan? Shoutout sa Uncle Line Fish Da, pinapalakas namin dito yan. You know? Malib- Ay lang. Ngiti-ngiti ah. Sir, nakita LGP. Ko. Ano sir? LGP, League of Gabi Philippines. Shout out. Sa pero ito members. Talaga naka-pratcher to eh. Shower. Shower? Shower. Shower idol. Idol. Shower. Panalo. Gusto ng 2B. Pag gusto ng 2B. Swap. Swap. Swap ng beta. Ang ilusong namin dyan.
Brad, bokmok yung paa namin yung Brad. Para lang magkatubi. Tikim lang, tikim. Tikim lang, tikim lang. Mga ilang kayang dadalhin nito pag swap? Dapat, ang patakal, pair lang, okay na ako dyan. Dapat panalo ka sa ano? Pair lang, o isang tabi ka. Ano lang yun ha? Okay na ba daw sa inyo? Ano lang yun ha? Pet quality lang yun ha? Oh, walang problema yun. Hoy, kukuha ka ganun pang swap. Wala pa nga yung beta, no? Oh, iwan chinelas, iwan chinelas, iwan chinelas, iwan sombrero. Matindi. Iwan cellphone para babalik. Matindi to. Tinalo mo pa si Otit Mamburaot. Tadaig pa, ano? Gugulangan mo pa yung magulang? Antindi mo, Brad? 20 pesos lang dito yan, no? Uy, 20 pesos, no? 150. Wala nang ipakain eh. Nasa vlog yan, Brad. Tinatakal na namin yan. Bago ka pa dumating. Medyo pa wala na yung boses ko, ah. Huwag lang mawalan ng panlasa. Pero maganda kasi yung effect ng mga lumot-lumot sa mga flower horn natin, mga tito. Ayan. So, ang gagawin natin, mga tito, para syempre mabusog ko yung mga mata nyo, i-view roll muna natin yung mga pang-out ni bossing dito na mga grow-out. Ayun na, sir. Ayun na, may dumating. May dumating tayong bisita, oh. Ito, lagi kong pinapanood itong vlog nito, eh. Sayang, sir. Kung sinabi niyo yan, kung nasa Dasma tayo, sir, baka binigyan kita, sir. Kaya lang, nasa sa Laguna tayo, eh. Safe na naman ako. Thank you, sir. Thank you. Tignan nyo to, mga otits. Bata pa lang, oh. Ma-pearl na siya. Hindi pa siya kalbo. Ayun, tignan niyo yung ulo. Tapos, ito po. So, dito na natin. Ito po. Ito po, tignan niyo yung mga ulo niya, no? Tignan mo yung ulo niya, no? Tignan mo yung ulo niya, no? Magkakapatid hata itong mga to. Oh? Hindi yan mga kalbo, mga tito. Pero na-vlog ko na dito ng bedroom. Tapos nandiyan ko ng vlog. Sa dito pala ito yung mga DIY kong mga grooming din. Pang budget meal o tit, no? Pang budget meal to ito. So tingnan natin, sample lang tayo, kukuha tayo ng isa. Ginaganito ko siya, iniangat ko siya pagka nakita ko siyang goods. Kung may potential otit, lagay mo siya show tank mo sa mga ayan, ganito. Opo, kaya lang ito ayaw magpahuli. Ayan, tulad nito. Ayun, no? Medyo gumaganda na siya. Ano bang dapat nilang makita otit sa flower horn para maging goods na goods talaga? Sabi natin may potential. Goods yung plums niya, tsaka yung pearl. Siyempre kasama maganda yung pearl, malalaki. Mm. So para sa akin, goods yun. At saka yung uso niya medyo maiksi kasi kadimitan kasi sa mga yung uso ano yung pagka maiksi ang uso, mga big cook kasi sila, yung mga malalaking cockster kasi tulad po nito. Tas pagka maiksi kasi ang uso, possible yun na maging lalaki siya. Ah, okay. So yun din, doon din tayo nagbe-base outfit. Oo, yan. Doon ako sa mga nagiging basehan. So iba-iba naman ng mga breeder. Oh, iba-ibang technique, iba-iba. Kaya yung maganda talaga, otit, napunta tayo nga sa mga iba't ibang breeder. Malaman natin yung mga technique. Opo. So ito, pag medyo maganda para sa akin, inaangat ko siya dito sa 5 gallons. Tapos para makita ng mga napuntas dito sa bahay, para nakita nila na maganda siya, mas mabilis na mabibili. Mabibili, no? So punta naman tayo dito, otit. Nakita ko yung setup mo dito, eh. Parang ano eh, naniniwala na ako sa sinasabi mo kanina, otit, na tinatamad ka magkuskus dito eh. Kasi meron akong nakita dito. Ayan oh. Ayan oh. Eto otit oh. Ano to otit? Talagang ano no? Talagang paano mo naisip ng ganitong setup? Yan kasi para, siyempre tayo sa dami na kasi ng tanks. Medyo pagka nag-water change tayo, medyo nakakatamad na din sa dami ng tank. So naisip ko mag-DIY na lang na rekta na pwede pagkatapos ko mag-alis ng tubig, bubuksan ko na lang ito. Ayun, oo. Pero ang tanong na mga kahabi natin, otit, syempre rekta gripo yan. May chlorine sa tubig. Apo. Paano ang gagawin natin dyan, otit?
kung may chlorine sa tubig, ilang percent ba yung kailangan nilang ibawas na tubig para hindi masyadong maano yung tubig nila? Dito sa amin kasi, bali kami, wala namang kaming chlorine dito. Bihira magkaroon ng chlorine kasi nakatipwell yung subdivision. Ah, okay. So, ang ganda talaga ng tubig nyo, no? Pang mga pang breeding talaga ng ornamental. So, yung iba naman na Laguna Water, ang ginagawa nila, may mga nakakausap din kasi ang breeder na 10% pwede pang erekta ang tubig. Mm. Ang bawas na, halimbawa, itong 20 gallons, ang bawas lang niya ay 10%, pwedeng recta na galing sa gripo pagka mga Laguna Water, pwede daw. So, hindi ko pa naman siya na-try. Hindi ko rin may suggest ng highly recommended. Napansin ko, walang heater yung mga setup mo dito. Ano ginagawa mong prevention ngayong malamig ang panahon? Ang ginagawa ko pagka ganyang malamig ang panahon, binalagyan ko sila ng asin. Tapos, bawas ako sa pagkain. So, kung yung dati kong pagkain ay dalawa sa isang flower, ang ginagawa ko, isa lang. Isa? Oo, isang bali, pellet lang. Ah, isang pellet, kada isang meal. Ganun ako. Sa grow, tiyo no, tip? Kahit sa pride dame, ganun din ako. Ah, okay. Yung mga ginogrow ko na na-pride, ganun din ang procedure to. Tapos, naglalagay ka ng asin? Naglalagay ako ng asin. Tapos, nilalagyan ko din sila ng general aid. Kasi sa flower noon kasi, ang common kasi na nagiging sakit dun sa lamig, white spot. Pero syempre, Otit, may mga newbie tayong nanonood. Ano bang magandang maipayo kapag nagkaroon ng white spot yung mga flower horn nila? Pagka may white spot kasi, ang ginagawa ko sa kanya, daily ako nagwa-water change. Tapos daily din, pagka nag-water change ako, syempre, lalagyan ko rin ng tubig, ng asin. Yun. Asin at saka methylene blue. Paano yung ginagawa mong ano sa methylene blue, Otit? Paano yung pinapatak mo ba? Pinapahid? Or... Ang ginagawa ko din kasi minsan, pagka yung malalaki na yung flower horn, inaangat ko siya, tapos manukuha ko ng cotton buds, kung kakaunti pa lang yung white spot, idadaw-daw ko siya, ilulubog ko siya dun sa metal and blue, tapos unti-unti ko siyang ini-scrub hanggang matanggal yung white spot. Tapos, pagka nailagay ko na siya sa tank, ang ginagawa ko sa kanya, kung may heater man ako, nilalagyan ko siya ng heater, sineset ko siya ng 32 degree, tapos asin, medyo madami ang nilalagay kong asin, hindi ko na sinusunod yung may mga protocol na isang scoop sa 10 gallons. Medyo hindi ko na siya nasusunod, mas maganda, mas madami. Pero naniniwala ko, Otit, doon. Alam mo kung bakit? Kung may pideo lang dito, mga Otits, Teka, hindi pala to asin. Ito, asin. Pagpunta nyo dito, mga Otits. Ito, kung may pideo dito, huli to eh. Boss, napayaman mo na ba yung ano, yung nag-aasin sa inyo? Malapit na, boss. Malapit na. Malapit na. Sali mo naman ako dyan. So, eto mga Otits, bukod dun sa mga nakita nyo sa kabila, nandito may mga Wilkins din dito. Ayan, oh. So, yun nga, sabi ko sa inyo, nang pumunta tayo sa junk shop, hindi natin kailangan ng mamahalin na lalagyan para sa mga isda natin. As long as napoprovide natin yung mga kailangan nila, katulad nito. Ayan. Mga aeration. Ayan o. Oh. Mabubuhay sila dyan. Mas gustong gusto pa nga nila yan, lalo kung naglulumot-lumot yan. May mga prey pa pala dito. Grabe o. Oh. Pati dito sa kabila, mga Otits. Yan, mga Otits. Ito pala yung si tinatawag ko si Putol. Kung mapapansin nyo dyan, wala siyang buntot. So, sinurvive ko talaga siya. Nangyari sa kanya kasi sa divider, yung divider kasi sa gitna niyan, dalawa sila, medyo malaki yung kabila. Tumanong siya sa kabila, buti naugapan ko pa siya, naabutan ko pa siya nabuhay. So ayun, nabuhay ko siya, nilagyan ko siya ng hit. So katulad ulit, Otit, ng tanong ko kanina, nyari, nagkaroon ng ganun na pagkakataon, paano nila masusurvive yung flower horn nila? Anong medication ang lalagay natin? Ang ginawa ko lang po dito, heater, tapos methylene blue kasi may sugat siya para hindi magkaroon ng infection. Methylene blue, tapos hindi ako gumamit ng rock salt na asin kasi pagka sa sugat medyo mahapdi yun eh. Ano ba dapat, Otit? Yung Epsom salt. Uy, mamahalin yun ah. Medyo mahal. Ayan, Epsom salt. Pwede siya doon. Pero yun na nga, syempre, buhay ng flower horn natin yung nakataya mga tito, kaya mas maganda.
sumundo na tayo sa mga master natin. Ayan. Epsom salt sa audit. Oo. Pagka may mga sugat na medyo malalaki, Epsom salt maganda po para sa kanila yan. Kasi sabi nga ng iba, ang flower horn, may mga buhay din yan. Hanggat lumalaban, gamutin natin. Panalo! Munyanyo! KZZ. KZZ Otit kasi? Pinag-cross siya sa Kampa and Zenzu. Kaya, pag Kampa ba, Otit, anong, paano natin i-describe yung Kampa? Para sa akin kasi ang Kampa kasi pre-head siya eh. Wala siyang head. More on sa kanya mga pearl. Sa ZZ naman, Otit? Sa ZZ, mga cockster siya. Or less yung mga pearl niya. Ganun siya. Eh, paano naman to naging two-tone, Otit? Naging two-tone siya kasi kung mapapansin nyo, yung nasa mukha niya, yellow. Tapos sa paglagitna ng katawan niya ay red. Tapos pag nandito sa buntot naman, yellow. Ayun, oo nga, no. Parang kumbaga sa ano, bicolor, no? Sa mga beta, bicolor. Ganun siya. Galing ha, galing mo, Otit, na survive mo pa yung ano, master, idol, libo-libo ko naman, libo-libo flower horn. Hanggat may buhay ang flower horn, survive natin mga kapisda. You know. Pasok tayo, may papakita pa sa'yo sa loob. Hoy, pasok daw tayo, huwag kayong mahiga. Kayong mahiya. Makikidaan po. Papakita pa ako sa'yo dito mga pride. Boom! Heaven! Dami, Otit! Talagang libo-libo yung prime mo dito ng flower horn, no? Ah, may mga grow out ka rin dito, no? Walang kalbo, Otit, ha? Otit, walang kalbo, no? Walang kalbo sa ulo. Mukhang alam na this, ha? Ito po. Boom! Nakatago, Otit, ha? Alam na pagka tinago yan. Pero dito, Otit, ito yung breeding grounds mo, no? Ayun, no? So, syempre, may mga magtatanong, Otit. Ilang gallons ba sa pagbibreed ng flower horn, Otit, yung ginagamit natin? Dumidepende ako sa breeder ko. So, halimbawa, kung medyo malaki ang breeder ko, inilalagay ko siya sa 30 gallons. 30 gallons, ito yun, Otit? Ito, 30 gallons. Pero pagka medyo maliit lang naman yung mga breeder ko, inilalagay ko siya sa 20 gallons. Ito, 20 gallons. Pero, Otit, ano bang ano? Ano ba talagang sekreto, Otit? Anong sekreto? Bakit sobrang daming pride dito ng flower horn? Aywan ko, siguro dahil sa naswertehan ko na din na nakakuha ko ng breeder na maganda. Patingin nga ng kamay mo, Otit. Baka nakatadhana ka talaga. Ano to? Nanalamig. Mukhang malupit yung kamay mo sa pagbibreed ng mga egg layer, Otit, ah. Pero, ayun. Anong pinapakaya mo sa mga breeders mo na lang, Otit? Ayun, yung sa breeder ko kasi, yung mga male ko kasi, hindi na ako nagpapakain sa kanila ng mga chubby pecs, tsaka yung mga hipon. Ang pinapakain ko na lang sa kanila, mga pellet. Yun. Tapos sa female naman, para medyo madami ang maging egg niya, ang ginagawa ko sa kanya, minsan, once a week, nagpapakain ako ng chubby pecs o di kaya hipon sa umaga lang. Tapos sa hapon, wala nang pakain yun. Pinabukasan na yun naman yung diet nila na wala silang kakainin. Doon na rin ako nagwa-water change sa kanila. Ito pala mga outfits yung mga breeder ko na ginagamit. Materials ko sila. So ginagawa ko sa kanila, kinukondisyon ko sila sa bago ko sila i-breed. Ilang araw outfits bago mo sila i-condition? Kasi ang breeding talaga ng flower horn sa mga male, 1 month. So, pagka naka 1 month, halimbawa, itong isa ko eh, nakapag-breed na siya, naka 1 month na siya. So, pwede ko na siyang i-breed sa itong buwan na to. Kumbaga, may ano rin pala, no, Otit, no? May pahinga rin sila ng isang buwan. Opo, mayroon din. Hindi rin pwedeng mapudpod, no? Hindi pwede. Mahirap yun, baka tayo eh, mabaog din sila. Ah, okay, Otit, ang galing, ha? Sa mga ano, Otit, sa mga, kunyari, KZZ, ilang months ba sila bago i-breed? Ang KZZ kasi, mayroon kasing mas maaga siyang na-breed. Kasi mas more on na yung dugo niya doon sa ZZ. Mm-hmm. Kasi ang alam ko kasi sa ZZ, pwede na siyang i-breed 7 months, 8 months. Pero pag Kampa, maabot siya ng 1 and a half. Ganito, pag KZZ, dapat inaan mo na rin, i-breed mo na din siya. Mm-hmm. Kaya sa matenga din, you know? Pagka KZZ kasi hindi kasi natin malaman kung anong dugo niya eh.
kung kampa mas mataas ang kampa or mas mataas ang ZZ. So pagka so malalaman mo yun, Otit, sa anak nila. Mm. Paano yan? Paano mo malalaman, Otit? Ang pagkampa kasi may kung napapansin niyo si Putol, KZZ 'yon, mm-hmm. pero pre-head siya. Pero may kapatid din si Putol na may head siya. Ayun, sige. Para mas malinawan yung mga viewers natin, anong ibig sabihin, Otit, ng pre-head? Ang pre-head kasi makikita mo na kunting umbok lang yung humps niya. Mm. So, mas mataas ang dugo ng pagkakampa doon kung KZZ siya. Tapos pagka ZZ naman, yung matataas ang head. Mm. So, pagka sinabi kasing KZZ, pagka, it's either lang yan na pre-head or boxster. Mm-hmm. Kasi yung mga kampa, Otit, kilala na makunat pa sa makunat ang ulo, no? Sobra, sa makunat ng ulo. Kaya pag sinabing, pagbibili kayo ng mga fry, pag sinabing KZZ, andun yung instinct nyo na pwede siyang mag-cockster, pwede siyang pre-head lang. Mm. Tits, may papakita pala ako sa'yo. May dalawa ko ditong tank. So, ang ginawa ko sa kanya, dini-IY ko siya. So, ang ginamit ko, isang submersible lang. Isang submersible, Otit? Opo. Parang, pero halos parang isa, tapos apat na halos, eh, no? Opo. Paano yung setup niya, Otit? Paano gumagana yan? Ang ginawa ko sa kanya, may isa ko ditong submersible. Ayun. Oo, ito, yan. Submersible. Bali, ang aquaspeed. Aquaspeed. Opo, tapos hihigupin siya papunta sa taas. Kung makikita mo, may PVC siya dito. Aangat yan, Otit? Oo, tapos papunta dito sa taas, may overhead filter ako dito. Mm-hmm. Tapos dadaan siya dyan, pababa dito. So, i-filter na itong mga, itong nasa sump mo, no? Opo. Mga filter media. Yes po. Tapos babagsak siya dito yung tubig. Ayun. Tapos sa baba naman, idadaan niya papunta doon. So, kung may mahihigup man dyan ng mga dumi-dumi. Sama na yun. Oo. Siya doon nalalabas. Tapos babagsak naman siya sa baba. Ayun. Kung makikita mo dito sa baba, may PVC na galing sa taas. Ayun, bumabagsak ang lakas pa rin ng buka, no? Oo. Tapos dito naman, may mga cables tayo na ginagamit. Otit, ilang ano ka bago maglinis na itong sump mo? Itong overhead sump ko, pag naglilinis ako, medyo matagal eh. Nangabot ng taon din eh, bago maglinis eh. Mas maganda rin kasi, mas maganyan, mas maraming bakterya yan, ano? May mga good bacteria dyan. Beneficial bacteria. Tapos, pagka ano, bababa yun doon? Babagsak uli siya dyan. Tapos, pagbagsak dyan, ikot na naman doon. So, nagsa-cycle pa rin siya. Oo. Yung tubig niya. Good kaya yung mga prima, tiga mo, oh. Oo. Ang liliksi, ang lilikot eh. Ilang gallons pala ito, Otit? Ito? Ito, dalawang 75 gallons. O, sa taas, 75 gallons. Sa baba, 75 gallons. Pero yung mga fry, Otit, wag na po natin tanong kung ilan yan. O, sobrang dami. Hindi natin mabibilang yan, Otit. Hindi mabilang yan. Itong taas, 75 gallons, nilagyan ko siya ng divider. Mm. Para mailagay ko dyan yung mga breeder kong male. So, Otit, napansin ko lang nilagyan mo siya ng teeth. Teeth ba ito? Masking tape. Masking tape? Bakit? Bakit, Otit? Para hindi sila nagkakakitaan kasi pagka nagkakakitaan yung flower room, alam mo naman, na-stress sila. Mm-hmm. Andun yung akala nila, ilagi sila mag-aawit. So, kaya pala pinapalumot mo yung mga tank mo doon, no? Para hindi sila ma-stress. Oo. Yun na, lumabas na. Lumabas na po sa bibig ng ating malupit na breeder dito sa Santa Rosa, Laguna. May kanya-kanyang tinatagong technique. Sobra, kanya-kanya yan. So, kung saan kayo naging komportable o saan kayo nakapag-breed, stay kayo doon, tigil kayo doon. Kung saan yung gumana sa inyo, no? Oo, kung saan gumana. Tignan nyo mga tito, nakapasok pa tayo sa laboratorio niya. Ayan, no? May pray pa pala dito sa baba, mga tito. Ang dami. Ayan yung anak niya, ni Putol. Dito nakatago. Mukhang maganda-ganda rin itong mga to. Parang sinasalaptak mo lang kung saan yan, mga mamaya, pumunta yan dito, ha? Sa washing na. Nasa washing na yan. Yari ka kay misis. Audits. Ayun, dito na tayo nagtatapos. Pero kung nabitin kayo sa ginawa natin vlog kay dito kay Master Arman, bossing na tawag natin dito. Grabe yung mga flower horn na ito. Pero, Otit, okay lang ba ilagay natin sa comment section yung ano, yung Facebook mo? Sige po, okay lang. No problem po. Saan ba? Saan ka nila ulit matatagpuan, Otit?
sa puso mo. Sa puso nyo. Joke lang. Joke lang. Kasi message nyo ako sa Facebook ko. Arman Amistoso. Yun. So yun mga tito. Please like, share, and subscribe. At nyo kakalimutan mag-comment ng hashtag panggatas lang. Wala na akong boxes. Sir, ganun na mag-ano. Fish. Oh, fish ang da, mga kapishda. Fishda na ha, kapishda. Oy, subscribe nyo ha. Nasaan na? Nasaan na yung pinangako mo sa amin? Wala, ano na akong pinangako. Nakakuha ka agad dito eh. Nakapambura out ka agad eh. Puno-puno yan. Aba, madami yan. Ano na? Sarap. Pet quality. Pet quality, no? Dalawa dorsal. Dalawa dorsal? Dalawa dorsal. Ops, baka mapasakot sa akin. Ayan na. Ano mo? Ay na pa, nagkakapilihan na. Ayun o. Uy! 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 Ipapaber, kay Papa Bear, kay Papa Bear. Di, ano mo muna, saan ba yung, ano to? Grabe naman yun, master. It's a sleep. Uy, grabe o. Grabe to. Sa ano yan? Pinitik yun o, pinitik. Teka, alis kami o. Pinromote ko na nga. Para may promote na si sir. So, ayun mga otits. Meron tayo ditong mga malulupet na mga breeder na gusto na rin mag-YouTube. Ayan o. Abangan niya na. Anong pangalan mo, boss? John Roger. Ayan, John Roger. Anong tawag sa'yo dito? Ano ba tawag sa'yo dito? Tubi Pixlor. Oh, Tubi Pixlor. Ay, hindi to pwede, hindi to pwede. Pwede. Walang boy, boy Buraot. Minuraot. Minuraot eh. Buraotan. Ayan, eto si Sir. Mag-YouTube na rin yan, kaya abangan niyo yan mga otis. Sir, anong mo ulit, Sir? Pag sa pag-iisda, tawag sa si Golden Guppy. You know? Pag sa pag-aaso naman, si Teacher Aaron. Ayan, parang napanood na kita sa aha, sir, eh. Aha. Awit. Awit, ha?